Okay, we're here now with Duo. We're going to shoot a bottle of wine and a wine glass. So, dapat nyong gawin bago kayo pumunta sa shoot is to have a concept. What I have in mind is to shot this bottle silhouette and also the wine glass. Okay, first, siguro dapat alam nyo din kung ano yung gagamitin nyo. Ito isa sa gamit natin, illustration board. Simple illustration board. You can buy it anywhere. We have two strip boxes. And later on, we'll do another one with the light just to lighten up this label. Okay, so next, we're gonna shoot. Here, the first thing you do is to make sure that the glass and the bottle are clean. Okay, para mas less yung trabaho nyo sa post-processing later. But first, before anything else, just to be sure na tama yung magiging kulay nyo, you have to shoot a color checker, okay? So, we'll shoot first with a color checker. Ilaw. One more. Okay. And then, focus. Siguraduhin yung tama yung focus nyo at nasa gitna kayo. Siguraduhin nyo rin tama yung inyong horizon. Okay? So, focus natin and then we shoot. Okay, we got the silhouette. So, kuha lang tayo some more para sa bracketing natin. Okay? So, iba-ibang exposure. Okay, medyo madilim, medyo maliwanag. Ayan. And then, we'll use this later on pag i-composite natin with our wine bottle. Okay. So, next natin, tanggalin natin siya. And then, ito naman lagay natin. Okay. So, siguraduhin mo na sa gitna. Tama, pati mga label. Get the right focus. And then, shoot. Okay. Okay. But, ang isang problema, pag nagsishoot ka ng silhouette, hindi mo nakikita yung label. Okay? So, label should be, kitang-kita siya pagdating sa litrato. Kasi yung binebenta mo, yung mismong wine ang binebenta mo, hindi yung bottle lang. So, hindi lang yung shape ng bottle na dapat ipakita mo, pati yung label ng wine. So, we'll add one more light. Okay, Ivan, pwede? Yan. Thank you. Okay. So, naglagay tayo ng another light for the... Naka-on na, Ivan? Okay. Para dun sa label. So, we shoot now para nakita yung isang ilaw. So, there. Medyo kita na siya. Ang problema mo is hindi kita yung kabila. Okay. So, dapat maglalagay tayo ng reflector. So, we called Ivan again. Okay. This is Ivan. Siya yung aking katulong ngayon para makashoot tayo ng maayos. Okay. So, test shot muna tayo ulit. Tingnan natin kung gumanda na siya. Isa pa. Okay. Tingnan mo nga kung medyo ilalayo mo ng konti, Ivan, yung reflector, kung ano magiging resulta. Yan. Okay. And one more. Okay. So, pag nilayo natin yung reflector, syempre, mas didelay, mas magkakaroon ng graduation. Pag nilapit natin, mas nagiging almost pantay yung liwanag niya. So, you don't need another light para ma-lighten mo yung kabuuan ng label. So, now, ang isang problema minsan ayaw ng client na diretso yung ilaw, yung kitang-kita yung detalye ng ilaw sa bote. So, what we will do now is, Ivan, pwede natin idagdag yung ano. We will add a diffuser para magkaroon ng graduation yung dito sa bote at hindi sharp na sharp yung dating ng ilaw. Okay? Okay? And then, since naglagay tayo ng diffuser, kailangan nating i-adjust yung ilaw sa likod. Nagkaroon tayo ng another, madi-diffuse siya, so hihina yung ilaw.
So dadagdagan natin ngayon ng another ng power yung ilaw natin sa gilid. And then since may ilaw dito, makikita nyo, red to, baka magkaroon ng reflection dito. So maglalagay na lang tayo ng white na, kuha tayo ng isang white, Ivan, para magdiretso yung ilaw. Imbis na maging red siya, magiging white na lang siya. Okay. Put this in. Okay, some more. Okay. And then, Ivan, pataas ulit. Okay, let's see kung ano yung magiging result. Nagkaroon ng graduation dun sa mismong bottle. Hindi na sharp yung ilaw dun sa gilid. Okay? And mas uniform na ngayon yung ilaw natin. Okay, and again, we'll shoot some more. Okay. Tingnan natin kung anong result. Yes. Much better. And we'll do one more with glass naman na merong lamang wine. Tingnan natin kung paano natin siya ma-incorporate dun sa product shot natin. Okay. For the next shot, we adjusted some lights para makita naman natin yung mismong laman. Kasi pag hindi natin inilawan yung itong liquid, hindi natin makikita na pula siya. Lalabas lang siya as black. Again, we're using a medium format Fujifilm camera. And it is tethered now sa Zenbook Duo. Okay? Bakit mas gusto natin nakatether? Because mas nakikita natin, kasi maliit lang ang screen ng ano. Although it's a medium format, bigger than other cameras yung screen niya. Better pa rin pag mas malaking screen yung nakikita natin because we can zoom in and mas nakikita natin yung detalye. So kung meron tayong dapat baguhin, mababago na natin dito pa lang. So mas madali yung magiging trabaho natin. Okay? So we'll take the shot. Okay? Nakapatay yung strip natin. Ha? Ang isa lang ilaw yung gumagana sa atin. Okay? So we'll take one more shot. And okay? Para palabasin lang natin yung itong part na red siya. So, hindi natin gagalawin to. Kukunin naman natin again yung silhouette niya na may kasama na siyang wine. So, Ivan, ibay natin uli yung ilaw. Babalik natin yung ilaw na ginamit natin kanina, which is yung strip bank. Pakitanggal na yan and then ibalik natin yung strip. As you can notice, no, hindi natin ginalaw yung product, hindi rin natin ginalaw yung camera. So, pagdating sa post-processing, mas madali natin siyang maya-align. Okay? So, hindi magbabago yung laki nung baso, hindi magbabago yung laki nung bote. Minsan kasi, pag nagko-composite ka, tapos binago mo yung posisyon ng camera at ng product, nagkakaroon tayo ng hindi nagtutugma. Okay? Hindi proportion yung bote dun sa baso. But here, sigurado kayo na proportion yung baso kasi isa lang yung pinaglalagyan natin ng ating wine glass at yung ating bottle kanina. Okay, turn on. So, dalawang strip bank uli ang gagamitin natin just to get the silhouette of the wine glass. This is just simple, a basic glass and bottle photography. No? Hindi siya ganun kahirap. Madali lang ilagay pwesto yung ilaw, hindi ganun kakomplikado yung lighting niya, but you get the results that you want. Okay? So, for this one, after you get the shots, again, we bracket. Okay, we bracket na naman. Okay, tingnan natin yung mas magandang exposure. Next, since tapos na natin kunan, tapos na natin bote, tapos na natin yung dalawang glasses, so, we go now to post-processing. So, finish na tayo. And then, after this, ano pwede nyong gawin? Linisin nyo lahat, itabi lahat. Dapat walang nakakalat, tabi lahat ng ilaw. And then, you do your post-processing. Okay, what's good with this laptop? Eh, mas mabilis siyang mag-process. This is a 50-megapixel camera. So, bawat isang raw file niya is around 100 MB
mas bilis siya mag-transfer ng data since SSD siya. And this also comes with 8, depende sa inyo kung gusto niyo yung 16 na RAM, pwede din, okay? Mas mabilis siyang magpa-process, okay? After you have chosen kung ano yung gusto niyo yung files na i-Photoshop, let's do some cleaning. We choose first yung healing brush. So tatanggalin lang natin yung mga dust at unwanted light. Okay? So after that, na-clean niyo na yung isa namang glass. And then we lighten this up a bit. Control J para hindi nagagalaw yung ating background layer. And then lighten natin siya ng konti. Pagsasamahin naman ngayon natin yung dalawang image natin, okay? So, copy, and then punta tayo dun sa wine glass, and then paste. Another layer, okay? This is for masking naman siya, okay? Ang kukunin lang natin yung part na may red, okay? Dun sa baso. Okay. So, again, zoom in, and then tsaka tayo mag-paint. So, natapos na natin to. Isasama naman natin ngayon siya dun sa wine bottle. Naglagay lang ako ng isang layer na black. Okay? So, dun sa layer na black, yun ang gagawin natin background. Okay. So, copy natin itong layer na to. And then, go to your bottle. And then, paste natin. Okay. So, para makita natin siya. Okay. So, baba natin yung opacity. Ayan. Next thing you do, pagsasamahin natin yung dalawa, no? Yung baso. And then, imamask out natin. Tanggalin natin yung ating hindi kailangan. So, okay. Wait. So, brush tayo. Brush natin should be black. You have a finished product. Silhouette nung bote. Meron siyang background na glass. Pero, hindi overpowering yung glass dun sa mismong bottle. And easier na mag-edit. Mas madali lang, mas mabilis lang mag-edit since meron kang extra screen. Touch screen siya. So, you don't have to bring tablet. Mas madali mo na siya magagawa kaysa naggagawa ka sa keypad. Okay, now here's the final product, one of the final product natin. Yung mga kinuna natin kanina, ito yung naging resulta. Okay? First, we did was the silhouette of the bottle, and then the silhouette of the glass, and then glass with wine, and then we combined it in Photoshop. Since ang gamit natin is Zenbook Duo, mas mabilis para sa atin. We don't have to bring a tablet para mas makuha yung detalye, mas madali siyang linisin, mas bumibilis yung trabaho. And since matibay siya, pwede natin dalin kahit saan, kung saan tayo nagsushoot, para dun sa mga gustong maging product photographer, kailangan lang meron kayong passion to do that thing, ano? To do photography. Pag wala yung passion to do one thing, is parang hindi kayo magtatagal. Okay? Kasi kakasawaan nyo lang din eh. So, kung talagang decidido kang maging photographer, decidido kang pumasok sa product photography, kailangan mo aralin lahat, kailangan magkaroon ka ng passion doon sa ginagawa mo. And enjoy it. You have to enjoy what you're doing. Para naman, enjoy din yung kalalabasan. Diba? I'm Ricky Ladia.
professional photographer, and this has been Do You With Duo.